I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah? Good morning! So, nagising tayo before 7 para mag-attendance sa school. Tapos, diretso tayo dito sa computer kasi mayroon tayong gagawing report sa school. So, ganyan ang work from home natin. Later naman, double check natin yung ginawa nating grades para sa second grading. At marami pang reports na gagawin. Pero, bago po yun, i-upload ko lang yung video ko na tungkol sa bagong panganak na rabbit namin. Saglit lang. Wow, nakakagulat. Meron na pala siyang anak. Dalawa. Buti nag-anak siyang dalawa kasi almost overdue na siya eh. Dapat kahapon siya or ng isang araw. Pero at least nanganak siya ng dalawa. So, akala namin hindi na siya manganganak. Pero ngayon, yung pinaka-mabalbon naming rabbit, nanganak na siya. Yay! Hello! One hour later. Basic tips sa pag-aalaga ng rabbit. Basic terminologies: buck, sire, male, doe or down, female, kids, baby rabbits, kindling, panganganak, litters, dami ng anak, weaning, pagwawalay. Paano malalaman kung babae o lalaki ang rabbit? Ito po ang itsura ng male or buck and female doe. Proper feeding. Ang pagpapakain ng pellets ay sa umaga at hapon lamang sa daming 40 grams sa palakihin at 70 grams sa lactating or nagpapasuso. And the grass at hay sa buong araw upang maging balanse ang kanilang kinakain. Mahalaga na panatilihing may inuming tubig ang rabbits. Maaaring magbigay ng prutas gaya ng saging, mansanas, mangga, grapes, strawberry at iba pa. Ngunit, ibigay lang ito as treats sa kanila at small amount lang dapat at siguraduhin natanggal ang buto nito. Ang ihi ng rabbits ay nakadepende sa kinakain nila kaya no need to worry kapag napansin nyo na iba ang kulay ng ihi nila. May mga natural vitamins din tayo for rabbits. Maaari ding ipakain ng fresh oregano at magbigay lamang ng isang dahon nito araw-araw. Ang apple cider vinegar ay maraming pakinabang sa rabbits in terms of their health, lalo na sa fertility ng mga breeding doe. Sa isang galon ng tubig, maglagay lamang ng 2 to 3 tablespoon ng ACB at haluin. Pwede na itong ipainom sa kanila. Breeding or mating. Ang rabbit ay nagmamature pagtungtong ng 5 to 6 months. Ibig sabihin, pwede na silang magbuntis. Ang doe ang dadalhin sa cage ng buck. Dahil territorial ang rabbit kapag ang buck ang inilagay sa cage ng doe. Ang mangyayari, aawayin niya lang ito at hindi magme-mate ang dalawa. Paano masasabing successful ang mating? Kapag ang buck ay sumampas sa doe at bigla siyang tumumba at nakarinig ka ng sound at bigla siyang pumadyak or stamping, ibig sabihin successful siya. Dapat ay maka 3 to 5 times na successful sa araw din na yun. At sa araw din na yun, aalsin na ang buck sa doe. Ilista ang araw na naging successful ang mating at bumilang ng 30 to 35 days.
maglagay ng nest box sa ika-25th day ng pregnancy upang maging handa ang doe sa gagawin niyang pag-nesting. So mahalaga po na ilista natin ang mga nangyayari sa rabbit natin. Mahalaga ang pagtatala ng araw kung kailan ang breeding, sino ang box, sino ang doe, kailan ilalagay ang nest box, kailan ang kindling at kailan ang weaning. Hindi advisable ang pag-breed ng magkapatid na rabbits dahil maaari itong magresulta ng pagkakaroon ng deformities. Ngunit, pwede ang mother and son, father and daughter. Ang ratio, 1 buck is to 10 does. Share ko lang sa inyo yung rabbit namin ay nanganak na ngayon. So, bibigyan ko kayo ng basic tips kung ano yung mga dapat natin gawin kapag nanganak na yung rabbit. Ang ideal weight para manganak yung rabbit ay nasa 2.5 to 2.8 na kilos depende sa breed niya, kagaya ng New Zealand's. So, ang rabbit ay nagpupuntis lamang sa loob ng 30 to 35 days. Sa case namin, medyo sabi ng asawa ko, natagalan siya maghintay doon kasi pang 35th day na ng rabbit bago siya manganak. So, akala namin hindi na talaga siya manganak kasi 35th day niya na. So, buti ngayong araw, nanganak siya ng dalawa. Sa ika-28 to 30 days ng rabbit, magsisimula na siyang magbunot ng mga balahibon niya or maghakot ng mga damo papunta sa nest box niya para sa ipapanganak niyang mga kits. So, kapag naipanganak na yung mga kits, mapapansin nyo, wala siyang mga balahibo. Pero magsisimula na siyang magkaroon sa loob ng 3 to 5 days. So, pasensya na sa nagbabalat kong mukha. Kung halimbawa, yung mga kits nyo nakaalis doon sa nest box, huwag nyo agad ilipat yung mga kits papunta sa nest box nila. Ang gagawin nyo muna, hihimasin nyo muna yung doe or yung inahin para mapunta sa kamay nyo yung amoy bago ilipat yung mga kits papunta doon sa nest box. So dahil nasanay na domesticated animal talaga yung mga rabbits, sanay sila na hawakan natin yung mga anak nila o yung kids nila. Unlike ng mga aso, diba, kapag hinawakan yung mga alagang tutal, ang tapang ng aso nangangaga talaga. Pero dito sa rabbit, hindi. Kasi nga sanay sila na hindi mas sila kung hinahawakan. Ngayon, syempre, i-practice pa rin natin na bago natin hawakan yung mga kids nila, imasin muna natin yung doe para naman yung amoy ng doe mapunta sa mga kamay natin, diba? O, tatandaan natin na huwag tayong maglalagay ng damo doon sa nest box. Hayaan natin yung mga doe yung mag-ayos ng nest box nila. Kasi sabi nga, di ba, mama knows best. So, ayun guys. Thank you. Thank you very much po sa pakikinig.